For our devotion today, I'd like to share some scriptures that encourages the young people to serve God while they're still young. At alam ko po na mababasa natin sa Ecclesiastes na we are advised na bilang mga kabataan, let us remember our Creator in the days of our youth. At may mga paalala sa salita ng Diyos why it is so important for us to worship God habang tayo ay mga bata pa. Sa atin naman pong mga adults na nakikinig, mga magulang, lolo, lola, mga tito at tita, itong mensahe po ay para din sa atin. Baka po ito ay magsilbi rin pong paalala sa ating mga kasama, mga kabataan sa ating tahanan at sa mga bata, sa ating mga apo, na habang sila ay mga bata ay kailangan natin silang i-lead sa Panginoon. And why should the young people worship God? So there are many reasons why, pero there are two things that I'd like to share. Una ay because it's their ultimate purpose. Lahat ng tao, anumang edad natin, ang pinaka-purpose natin, why we exist, is to glorify God, to worship God. We exist because of God, and we exist for His purpose and glory. At mahalagang malaman na yan ng mga kabataan, kasi aabot tayo sa mga stage wherein hindi natin alam kung anong kurso ang ating kukunin, ano ang ating trabaho, sinong ating dapat na piliin. But if we have established this relationship with the Lord, then hindi tayo mawawala ng pag-asa na tayo ay nandito sa mundo because we have this purpose, and that is to worship the Lord. And next is worshiping God in our youth sets us on the right path. Sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child or start a youth out on his way, even when he grows old, he won't depart from it. So napakahalaga that we raise them, and mahalaga yung bata pa lamang, lalo na yung mga early ages nila, 6, 7, younger than that, ay meron na silang knowledge sa Panginoon. Alam niyo po, at my age, naaalala ko pa po yung mga Sunday school lessons ko with my Sunday school teacher, yung mga Bible stories. At hindi ko po yun nakalimutan, pati yung mga memory verses namin. And maging yung mga sinishare sa akin ng aking mga magulang ay talaga pong yung pag-pray at ano na itinuro nila nung ako'y bata pa, naka-instill po yun sa akin. So it's also important that at their young age, yung pagising nila ay hindi agad cellphone ang kanilang kukunin, kundi ititrain natin sila na manalangin at lumapit sa Panginoon. And it's what will protect them and will help them to live wisely. And even if they encounter troubles, which all of us have been through too, so kahit may naka-encounter ng mga mistakes and troubles, well, it is the Lord and their relationship with God that will preserve them. Pero sabi nga sa nabasa kong article, hindi na natin daw kailangang mag-trial and error na i-experience pa yung mistakes para matuto tayo. Kaya mga kabataan, mababasa natin sa Bible that may mga stories doon na tinuturuan tayo na huwag i-avoid na natin yung mga dapat nating i-avoid. So, worshiping God at our young age will set our lives na tayo ay guided by God to the right path as we grow old. And it will bring joy to our lives, definitely. And next is, how can the young people serve the Lord? Ito po ang paalala sa 1 Timothy 4 verse 12. Do not let anyone despise your youth, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. And that's how we can serve the Lord while we are in our youth, in our speech. Hindi ibig sabihin na kabataan tayo ay excuse na ang ating mga pananalita at mga posts sa social media. Sabi sa Ephesians 4:29, no foul language should come from your mouth, but only what is good for building up someone in need, so that it gives grace to those who hear. And lahat ng ating pananalita ay we should speak God's word and what we have learned or the principles that we got from God's word. Next, we can serve God
bilang mga kabataan sa ating mga pag-uugali or conduct inside the house man at sa labas, kahit yung mga pagsunod na atin ng mga batas. Yan. So, it's important for us to remember na hindi lamang yung ating pananalita ang pag-worship sa Panginoon or pag-awit, kundi pati po yung ating mga conduct or pag-uugali. Then if we have established a good habit, it will become our part of our conduct or pag-uugali. And yung mga God-given strengths sa mga characters natin, mas lalong mai-strengthen yung ating patience, yung ating love, yung humility, and those. Next, ay honoring your parents. You can serve God or worship God if you honor your parents. Sabi, yan ang paalala sa Ephesians 6. At next, by also respecting others. Mahalaga po yung hindi lamang tayo marunong magrespeto sa ating mga kapamilya, kundi sa lahat. Sabi sa Romans 12 verse 10, love one another deeply as brothers and sisters. Outdo one another in showing honor. So, respecting others is one way of worshiping the Lord while we're still young. And next is, we can serve God by loving everyone. At mababasa natin ang mga how we can express that love in the love chapter, yung 1 Corinthians 13. Yung love is patient, love is kind, love is not boastful, and so on and so forth. So, we can serve God by loving everyone and by expressing our faith. Yan, mahalaga po yung makita nila that we have our faith is in Christ, and it's what will sustain us. Ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ng pananampalataya, and we can serve God by yan, having faith in Him. And next is, we can serve God by living in purity. So, sabi sa Colossians 3 verse 5, therefore put to death what belongs to your earthly nature, sexual immorality, lust, greed, which is idolatry. At ito po ay hindi madaling gawin kung wala ang tulong ng ating Panginoon. That's why we need to surrender our lives to God. And that's our worship to Him. If we surrender our life to Him, then He will help us overcome all of these temptations. At isa po doon na makatulong sa atin ay yung sinasabi sa Psalms 119, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you, Lord. For us adults, mga magulang, mga ate, kuya, at mga tagapakinig, kung meron tayong mga kabataan, mga bata na kasama sa bahay, let's pass it on. Ito po, P, pray for them. A, act what you preach or talk about. Walk the talk para talagang makita nila yung transformed lives sa atin. S, speak God's word often to them. Witness. Next S, share God's love. That's a powerful testimony of God's, that there is a God who loves them. If nakikita nila sa ating mga buhay na tayo ay extension of God's love in their lives. I is instill the importance of living wisely. Sabi sa Proverbs, it is wise for a young people to obey the law, and that's the law of God. So let us instill the importance of living wisely. Another is, living wisely means not wasting time. So talagang kailangan natin pangunahan ng ating mga kabataan. And T, train them to be godly. So pass it sa letter O, on. O is observe their ways and correct them if you must. Hindi po kasalanan ang mag-correct po tayo ng mga kabataan. Anger is sometimes necessary, but we must make sure that yung correction natin ay we speak the truth in love. And we must, let's see, nakikita natin na nauubos na ang time nila sa ML or paggising nila ay cellphone na agad ang kanilang hawak. So, once in a while, we can remind them. And that will help them also to establish a good habit. And next or last, never allow them to be hindered from coming to Christ at their young age. So, kahit po sa New Testament, mababasa natin na yung mga bata ay hindi hinadlang ang lumapit kay Jesus. And now that the Holy Spirit is in us, and when we gather, when we spend time with the Lord, He is with us,
And right at this moment, kasama natin ang Panginoong Jesus, let us remind the young people to have that awareness that Christ is in them and that talking to Him, praying to Him, spending time with Him is important. And these things or activities should not hinder us from coming to Christ. So I hope that we will really pass it on to the next generation so that masasabi talaga natin, as for me and my house, we will serve and worship the Lord for as long as we live. So mga kabataan, let's continue to pursue Christ and continue to worship Him and inspire others as well to worship the Lord.